Huwag kang umarte. Kayang-kaya mo maglakad at hindi ka pa mamamatay. May kailangan ako sa kanya, kaya hayaan mo siya mag-isa. Tumayo ka sa sarili mong paa. Joy, may nangyari kanina, hindi ba? Ginawa lang sa pinautos ni Francis Han. Alam kong mali yun. Patawarin mo ako. Mabuti naman. At ligtas ka. Tumayo ka na muna dyan. Julius. May sasabihin ka pa sa akin? Sandali lang. Nahihilo ko. Tumayo ka. Iaatid kita sa kwarto mo. Ako na lang. Umalis ka na. May pag-uusapan pa kami dalawa ni Harry. Sige. Mamaya na lang tayo mag-usap. Pero hindi kita iiwan dito. Huh? May natanggap akong tawag at hindi ko nagustuhan ng tunog. Kaya dito muna ako para magbantay. Tatawag ako ng polis. Nandito na ako. Kahit na sinisante ko kanina. Julius, ano ba yung hawak mo? Hey Craig to, nahulog kanina. Bakit bigla ka naging concerned sa binti ko? Ano ba sinabi ni Julius? At sino yung tumawag? Ano bang nangyayari? Hindi mo pa rin ba kilala ang taong may gawa niyan sa binti mo? Kung kilala ko na, paliligtasin ko ba siya? Pinilay niya ako at pinatay niya ang mama ko. Harry. Mula nang umalis tayo, naging miserable yung buhay ko. Nung nasa ibang bansa tayo, wala silang ginawa kundi bantayan ang bawat kilos si Jun Kang. Nung panahong yun, naisip ko, hindi ako papayag na mananahimik lang. Gaganti ako at sasaktan ko rin siya. At kapag nakita ko siya, ipaparanas ko sa kanya ang ginawa niya kay Mama. At kung may anak siya, pipilain ko rin siya tulad ko. Harry. Hindi ko ba kaya? Ha? Natatakot ako. Hindi ka naman ganyan eh. Zoe, kahit ikaw, alam kong gusto mo rin silang gantihan, hindi ba? Hindi ako nagbago. Ikaw ang nagbago sa atin. Kapag nakita akong may sala, makikita mo ang gagawin ko. Pagkatapos dun, hahayaan na kitang umalis. Francis Han, si Julius Han! Gusto ko inspeksyonin ang bintana mo. Baka lang kasi gusto mo rin akong patulogin sa kwarto mo. Baliw yung si Harry. Naalata ko siya kanina. Umaarte lang. Parang gusto ko lang chancingan. Gusto kong suntukin kanina eh. Ikaw rin, makulit ka. Sinabi ng tawagan mo ako agad eh. Pero iniwan mong phone mo at pumunta ka rito. Mabuti hindi ka napahamak. Kaya hindi kita pagagalitan. Bakit bumubulong ka? May ginawa ka na naman. Sinasadya ko lang. Alam mo noon, mahina ka pa magsalita. Kapag nagsasalita ka nun, kailangan ko pang lumapit para lang marinig ka. Nabanggit mong finarka. Ano ba nangyari? Yun ba? Natuloy na yata ang topak ng boss namin. Okay lang noon eh. Bigla na lang sisigawan ako at pagagalitan. Pero kanina, so, hindi ka na pulis? Ganun lang yun? Ano ba kasing ginawa mo sa boss mo? Binastos mo siya? Parang ganun na nga. Bukas pala, babalik na ako sa bahay. Saan? Kaninong bahay? Sa bahay ni Dad. Kasi sasabihin ko pag tayo na lang ang magkasama. Pwede ko bang malaman kung anong klaseng tao ang dad mo? Ang alam ko, mukha siyang pera. Parang mama mo lang. Pero mas matindi. Seryosong malupit.
Ang mahirap, yun lang ang focus niya. Wala na siyang ibang gusto. Kahit kailan, hindi siya nagbakasyon para gumastos. Hindi ko siya nakitang sumaya gamit ang bagong kotse o anumang gamit. Kahit nga nung mawala ako sa bahay, hindi rin niya ako inahanap. Dahil mas gusto niyang bantayan ang pera niya. Tingin ko, ang ganong klaseng ama, mas nakakaawa. Julius, huwag mo na akong dadamayan. Malaki ang bahay niyo, di ba? Malakas ang hangin sa loob nun. Sa laki ng bahay namin, naglalabas-masok lang ang hangin. Kaya ako naiiyak. Hindi naman ako malungkot eh. Naluluha lang ako. Kapag naluha ka, sabihin mo lang sa akin, dadamayan pa rin kita. Salamat ha. Mukha tuloy kami mga secret agent. Jaran! Wiretapping device, super mini camera, at gas gun. Ito ang mga nakita namin sa Chonggi Park. Okay ba? Magsimula tayo kay Thelma Kang. Siya yung pasyente sa room 302. Tatawag ako pag minalaman ako. Sige. Sandali lang. Yan lang ba gagamitin mong panghuli sa kriminal? Dali mo na to. Tumigil ka nga. Bakit may papagamit ang baril na pang pulis? Oh, posas lang. Pag nahuli mo, balik pulis ka. Chief. Tama ang ginagawa ko, di ba? Kapag nahuli ko siya, mabubunyag din ang kalokohan ng dad ko. Parang ako na rin ang mag-expose sa kanya. At magpapakulong. Julius, alam ko mahirap ang kalagayan mo. Kung hindi ko ihiwalayan ang dad ko, mauhuli ko ang kriminal. Kaya hindi ko siya lalayuan kahit saan siya magpunta. Nandito na ako! Dad, bumalik na ako. Dad? Honey? Nabalitaan niyo na siguro. Wala na akong trabaho ngayon. Hindi kita pinayagang bumalik sa pamamahay ko. Isang pambabastos sa amin ang ginagawa mo. Aalis ka kapag gusto mo at ngayong nagsawa ka na sa labas, babalik ka na lang? Mama? Nalimutan mo na ba kung paano ko umalis ng bahay na to? Sabi mo, hindi mo na pinagtitiwalaan ang dad mo. Pagkatapos ngayon, babalik ka? Nung umalis ako, nalaman kong hindi naman pala importante yon. Mas importante yung kumakain sa oras. Huwag niyo na ako ipagtabuyan pa, Dad. Wala na akong matitiran at wala pang trabaho. Ngayon ko lang nalaman, baliwala na magpulis. Kaya bala ko na maging isang mabait na anak. Ngayon, nagbabala kang maging mabuting anak sa akin? Anak niyo naman ako eh. Pangangatawanan ko na lang. Ang sabi mo nun, ayaw mong ma-associate sa pamilya namin. Sinabi ko yun? Pero ang sinabi mo, ako pa rin ang nag-iisang anak na lalaki ni Dad, di ba? Dun sa Belus? Bumalik ka ng France. Sa lugar na kinalakihan mo. Ngayon, wala na magpapahirap sa'yo. Buhay pa ang mama mo. Para natin may didiin si Francis, Han. Harry, ako nang maghahanap ng Daylan. Pagkatapos, ako rin ang mag-iisip ng igaganti sa kanya. Ilalabas ko si Francis sa bahay para makapasok ka naman. Senyasan mo lang ako. Hindi na ba aalis si Zoe dito? Mamimiss kita, Harry. Maraming salamat. Oh. Disconnected to, pero ngayon gumagana na. Ay! Saan ko itatago yung camera ko? Minaita akong wiretap sa telepono. Nakuha ko na rin yung hard drive ng computer. Anong ginagawa mo dyan? Sandali lang, Udop. Ano? Search warrant. Hanapin mo yung information ng employees nila 14 years ago.
Hanapin mo kaya yung head nurse nila dati. Malamang marami kang makuha doon. Basta konting hinay lang. Lambingin mo lang. Magaling ka naman dun eh. Wala akong makuha ang bag dito. Ano ka ba naman? Anong ginagawa mo dito, ha? Wala na akong damit eh. Nasaan na ba dito ang mga ginagamit ni Dad? Ibili mo ako ng damit. Mukhang may gumagaya sa atin. Noong nagtanong ako kanina, sabi sa akin may naganap na rin daw ng ganun. Mukhang hindi lang tayo nag-iimbestiga. Kailangan kumilos na tayo ng mabilis. Hindi kasi umaalis si Dad eh. Kung nahihirapan ka humanap ng timing, lagyan mo ng pampatulog yung iniinom niya. Dad, iiwan kong resume ko. Marami akong alam. Taekwondo, English, French, wiretapping at surveillance. Wag. Hindi pwede. Sorry ho, hindi ko naman kinukuha. Tinitingnan ko lang yung hawak nyo. John. 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 Hinahanap niyo ba siya? Tatawagin ko siya. John! Tatawagin mo siya. Ang ganda niyo, ha? Baby ko. Baby niya? Ang baby ko. Baby niya. Ganda ho pala ng auntie ko. Sabi ni Arian, kamukha ko siya. Auntie ko siya, di ba? Kahihiyan siya ng pamilya natin. Kaya wala kang pagsasabihan tungkol sa kanya. Siyempre naman ho. Dad, gusto niyo ho bang magsona tayo? Kung titira ka dito, bantayan mo ang buong bahay natin. Para pala akong aso. Naiintindihan ko, mas magiging matindi pa ako sa aso. Babantayan ko lahat hanggang gabi. Huwag na huwag kang gagawa ng kalokohan. Siguro naman natatandaan mo ba ang sinabi ko sa'yo dati, na kahit ano pang gawin mo, kahit ano pang pagpapakabayani ang gawin mo,
makikilala ka bilang anak ni Francis Han. Hindi ko nalilimutan yan. Dahil hanggang ngayon, ikinahihiya ko yan. Sino nagsabi sa'yo? Kay Eunice ko na laman. Bakit naman hindi mo pa sinabi sa akin, pare? Nakita mo na ba yung dumalaw sa Jack yung hospital? Oo, nakita ko na. Kasi sira din ang ulo mo. Dati ring detective. Basta, parang ganun siya. Matanda na. Ayoko naman basta manghula lang. Naglaro kami. Ilang beses pa nga ako natalo. Anong pangalan niya? Wala siyang pangalan. Basta Chief Choi ang tawag sa kanya. Si Lolo? Sabi ko sa'yo, palagi tayo magkikita eh. Mukhang magkaedad pa tayo. Pwedeng barkada. Dude. Injured ka ba? Nasobrahan lang ako sa workout. Ang formal mo naman magsalita. May tanong ako. Nasaan ka nung isang araw? Anong araw yan? Alam mo na yon. Hindi ako magaling sa panghuhula. Diretsoy muna ako. Matangkad ka pala. Malamang 180 centimeters ka. Ang masama, mas gwapo ka pa sa akin. Suwerte mo. Huwag mo sabihin na sasaktan ka. Good morning, sir. Mag-iingat ho kayo. Director yun. Huwag ka muna mag-exercise. Baka mas lumala pa yan. Hello, Chief. May paimbisigahan ako. Yung director sa bank ni Dad, si Director Yun. Okay. Chik, chik, chik! San ka ba nang galing? Bakit ang lamig ng mukha mo? Mas malamig ang kamay mo. Bumili lang ako ng yarn. Gusto ko magborda eh. Para malibang ako. Maglilibang ka? Spicy rice cakes. Sausage. Soda. Ipinamili kita. Dahil magkasama na tayo, isosoli ko na to. Nasa iyo yan? Block! Gumawa ng isang alon. Gusto kita. Ang sabi ng patak ng ulan. Kaya sabi ko, gusto rin kita. Akin na yan.
Kung nagdasal ka, magkakatotoo ang wish mo. Akin na yan! Julius! Kung importante ang wish mo, magtapon ka ng bato sa tubig! Akin na yan! Julius naman! Nababaliw yata ako. Kahit katabi kita, namimiss kita. Akin na! Alam mo bang dahil dito, nagawa kong hintayin ka? Joy, mahalin mo ko uli, katulad ng dati, okay? Kita ko na si Mama. Alam mo, sa buong karir ko, ngayon lang ako natakasan ng kriminal. Dalawang beses pa nakataka sa akin. Ay, ang daya. Tinapunan ako ng snow sa mukha eh. Ngayon tayo na lang. Masasabi ko na, may ilang patayan ang nangyari. Lahat yun may kinalaman sa nangyari sa atin 14 years ago. Actually, parang may naghihiganti sa pamilya namin. Kaya kami pinasok sa bahay. At palagi niya ako natatakasan. Baka mamaya mapahama ka. Ano ka ba? Alam mo bang pangalan ko sa istasyon namin? Mad Rabbit. Teka, yung auntie kong kamukha ko, hindi ko totoong auntie. Ano? Pero kamukha ko siya. Mas maganda siya sa personal. O bakit? Siya ang mama ko. Pero, patay na ang mama mo, di ba? Anong... At kung may anak siya, pipilain ko rin siya tulad ko. Hindi ko ba kaya? Ha? Bakit? Bakit? Kilala mo ang kriminal? Hindi. Hindi. Kung hindi mo siya, auntie, sino siya? Yun ang inaalam ko. May problema ka ba? Julius, sana tigilan mo ng paghahanap. Tigilan mo ng kaso. Nag-aalala ka ba? Sabihin mo rin nag-aalala ka. Nanghihina ako pag ganon. Gusto mo ba munang lumabas tayo sandali? May gusto akong puntahan. Yung parang ama ni Detective Kim, si Chief Choi. Matagal na kaming di nagkikita. Samahan mo ako. Ayoko mag-isa. Naiiya ako makipagkita sa kanya na mag-isa lang eh. Ikaw na lang. Ako nga dapat mahiya sa kanya eh. Dahil namatay si Detective Kim dahil sa paghahanap sa akin at sa killer ko. May tinatago ka sa akin, no? Umalis ka na. Si Miranda. Sandali lang. Zoe, thank you ha. Alam kong ikaw ang dahilan bakit nag-invest ng malaking pera sa akin si Harry. Gusto kong makausap si Harry. Si Harry?
Si Zoe, kakausapin ka. Ayaw mo? Magkaaway ba kayong dalawa? Ayaw niya eh. Bye now. Miranda! Ba't di mo siya sagutin? Sagutin ko? I-check mo na lang yung documents. Malamang nag-aalala na sa'yo si Zoe. Nag-away ba kayo? Oo. Yung perang i-invest ko, siguro naman pwede na yan. Hanggang sa lunch. Oo naman. Pero I feel bad pa rin kasi hiniram ko lang. Ganun ang business. Minsan hindi mo perang umiikot. Pero kahit na, ayaw mo ba talagang gawing investment na lang ang lahat? Isipin mo, nalugi ka na rin. Pagkatapos hindi mo pa mabawi ang building mo sa akin. Huwag mong masyadong isipin. Formality lang yun. Since involved na rin si Zoe, isipin mo na lang pera niya ang ginamit mo. Kahit ako ang kausap mo ngayon. Alam ko namang nagkakaproblema ang husband mo ngayon. Pati yung hiniram niya, yung 20 million, hindi niya pa rin binabalik sa akin. Sorry ha, he'll come around. Medyo magulo lang kasi ang business niya. Kilala mo si Julius? Alam mo bang natanggal siya sa pinagtatrabahuhan niya sa bahay na uli nakatira? Nabalitaan ko nga. Totoo bang magkaibigan kayo ni Julius? Oo. Nanghihinayang ako sa nangyari. Kawawa naman siya. Pero kilala ko naman siya. Sigurado ako may mahanap siyang bago. Magaling siya. Mabait pa. Akala ko may pupuntahan ka. Dapat umalis ka na. Bakit parang bigla ka naging busy? Si Miranda yung tumawag. Babalik ka ba? Dalhin mo yung botones. Tatahiin ko. Sagutin mo ang tawag ko, ha? Tatlong ring at hindi mo ako sinagot, padadala ako ng pulis. Huwag mo na akong alalahanin. Puntahan mo na dadalawin mo. Sige na. Basta magmamadali akong bumalik mamaya. Joy, sino pa bang lulukuhin mo? Alam ko kahit hindi ka pa magsalita. Si Harry. Alam ko namang worried ka dun sa tao. Aminin mo na. Pwede naman kaming lumabas eh. Papasuntok ako kung galit siya. Kahit madalas gusto ko siyang sapakin. Pero alam mo, nag-aalala rin ako sa kanya. Dahil sinabi mo yan, lalo tuloy ako nag-alala sa kanya. Kahit yan ang ugali mong gusto ko, huwag ka na mag-alala sa ibang tao. Sarili mo ang isipin mo, dahil kakaiba rin ang pinagdaraanan mo. Babalik ako. Hintayin mo ako. Julius, kahit ano bang gawin ko, o kahit saan ako mapunta, palagi mo akong hahanapin, ha? Sinubaybayan niyo yung kaso. Malamang alam niyo rin ang nangyari 14 years ago. Nasa harapan niyo lang ang hinahanap niyong clue. Sa ang babaeng kumuha kay Joy Nguan. Okay na lang. Harry Borison. Mama, ako po si June. Ako po ang anak niyo. Tawagin niyo si Francis! Nasaan ang anak ko? Hanapin yung anak ko! Nasaan si June ko? Balikan niyo ba ang nakaraan? Na-miss mo ba? Ha, bata? Nag-enjoy ba kayo sa panluloko niyo? Ayoko na makinig sa'yo! Gusto mo ba ako mabaliw? Matagal ka na nababaliw! Ako pong matagal sa alikang! Hindi ba gusto mo rin silang mawala? Nagsisimulan ka? Sabi mo,
mo kay Julius. Arestuin niyo na ako. Joy!